Chairman. Opo. Makinig po kayo, Chairman, ha? Sige po. Makinig po kayo, Sir Jonel. Chairman, ayon po sa DNA test result, Chairman. Ako po. Chairman. Opo. Ikaw po ay... hindi tatay nung baby. Thanks God po. Salamat po. Jonel, congratulations. Namatay po. Yung gusto mong resulta, ito po yung lumabas. 99.99999% ikaw ang tatay. Salamat po, Idol. Salamat po talaga. Salamat sa lahat ng tumulong. Jenny, ma'am, ano pong reaksyon nyo? Na si Jonel pala talaga ang tatay, hindi si Chairman. Kasi ang sabi ko nga po nung nakaraan, wala pong problema sa akin. Therefore, bigyan niyo po ng karapatan si Jonel na dumalaw-dalaw po sa inyong baby. Hiramin si baby. Siyempre, siya po yung biological father, ma'am. So, dapat may karapatan din po siya. Di ba, ma'am? Idol, kasi di naman po talaga mangyayari ito kung hindi po dahil doon sa bago niyang lalaki lahat. Parang ang ano po kasi, ang unfair. Hindi naman po kasi po yung nagloko eh. Halos nagsasama po kami niya, hindi ko alam na sinasalisihan na po ako ng tanod. Tapos dumating po yung pandemic, hirap na hirap po kami sa ano yun, sa pera. So wala kang galit kay Chairman. Ang galit mo talaga doon sa tanod. So si Chairman, dapat alam din po niya rin yung trabaho niya eh. Lumapit po kami dyan. Yung kaso po namin ng tanod niya, nilapit po namin sa kanila. Hinold po nila. Pinapalapit po namin sa DSWD. Ang ginawa po nila, sila po humawak ng kaso namin. Okay, so parang pinagtatakpan. Totally po, wala na po talaga akong tiwala sa barangay dyan eh. Napagkaisahan po ako. At buti naman po, lumapit ka sa amin. Ngayon po sir, kung anong pong gusto nyo mangyari, anong pong klaseng justisya ang kailangan nyo, kaya po namin ibigay. Lalo pat may mga ebidensya na po tayo, di ba? At isa na doon yung pag-amin mismo ni Ma'am Jenny at yung mga pronouncement ng mga binitiwan ni Chairman, patunay lang na talaga may nangyari sa kanila at meron silang relasyon. Ang pinakapaka niya lang talaga dito Sir Jonel is malaman kung sino ang tatay ng baby, di ba? Wala na yung magkakaso kalaban kay Chairman, di ba? Actually, hindi mo pala makapwedeng kasuhan si Chairman pala, sorry. Kasi hindi pala kayo kasal, sorry. Okay. Ma'am, may gusto kong sabihin, Ma'am Jenny? Anong reaction niyo, Ma'am Jenny, na ang tatay pala ay si Jonel? Wala namang problema. Sa akin lang, sana ayusin mo rin yung sarili mo. Hindi, Jonel, nililinaw ko sa'yo, ha? Kaya tayo dumaan ng barangay kasi hindi pwedeng mapunta agad-agad sa gusto mo sa MSWD nang hindi dumadaan sa barangay. Alam mo yan. Kasi babalik at babalik doon sa barangay. Kailangan may record na galing sa barangay na nagharap doon bago dalhin sa MSWD. Ang tanda-tanda mo na, hindi ka pa rin makapag-isip ng maayos. Immature ba yung utak mo? Hindi lahat kasi ng gusto mo ipapanid sa'yo. Sir Jonel. Isa pa kung pag-iisip na kayo eh. Gusto magsalita, Sir Jonel? Hindi lahat ng bagay, Jonel, ganon. Sir, ano pong reaksyon niyo sa sinasabi sa inyo ni Jenny? Nang totoo po niyan, napagkakaisahan po kasi ako sa barangay. Yung bossy po diyan, kaibigan po ng bago niyang tanod. Kasi po, nung panahon na po yun, ito pong si Jenny Joy, nasilaw po siya sa pere. Ayun po yung pinakapunot dulo po dito. Ma'am Jenny, so lumilito po Ma'am Jenny, ang may kasalanan talaga rito is si Jonel. Tama? Opo, para po sa... lahat ng pera, hindi lahat ng bagay dahil naghihiwalay, dahil sa pera, Jonel. Yung ayun nga eh. Utak mo, ano ba nangyayari sa utak mo? Sa susunod na nga ang ginawa mo, pinakilala ko. Dahil baka nasisiraan ka na ng ulo. Nung pinagtapat mo sa akin na may lalaki, anong ginawa ko? Hinarap ko yung lalaki mo doon sa mga pamilya mo. Pinapalayas pa kita. Anong sabi mo sa akin? Nalilito ka. Hindi mo alam yung gagawin mo kung puso mo o yung mga gusto mo sa buhay. Alam ko lahat. Lumapit ako sa mama mo. Ano sabi ko sa mama mo? Nagukulong ako. Papadiis ka. O lumapit kami sa barangay, anong ginawa ng barangay? O hinold nila yung kaso kasi dawit-dawit pala sila, magkakasangkot, magkakasama. Yun kasi ang alam mo, kasi hindi ka na natapos yung pag-uusap. Pumunta kayo dito, kumunan yung bata. Kung ikaw may respeto ka, hindi ka sana umalis. Iniwan mo nga kami dito, nandito na tayo. Niniyayatan mo kami ng anak mo. Alam ko sa pamilya mo, hindi ko kayo iniwan. Ayaw niyong ipasama nung tita-tipahan mo yung anak ko. Tapos ako pa ngayon nung minamasama mo. Kung iniwanan ko yung anak ko, ha? Mag-isip ka! Hinayatan mo kami dito, anong ginawa mo na sa kapatid ko? Anong ipatay mo, nainanong yung anak ko na hindi kiniwanan sa'yo? Parang papakita ko pa yung mga chapt mo dito, anong sabi mo, anong sabi ng pinta mo sa'yo? Sandali po, sir, ha? Makinig tayo dun sa sabihin ng isang netizen
Jen Rosales ng Taytay Rizal. Ma'am Jen, magandang hapon. Hello po, Sir Yati. Good afternoon. Okay, meron daw po kayong gusto sabihin, ma'am? Opo, masasabi ko lang po kay Ate Girl. Sana magpakumbaba na lang siya kasi nabulgar na nga ang ginawa niya, kasalanan siya, kamatapang. Sinasabi mo mag-mature si Kuya. Ikaw yung mag-mature kasi may anak ka na eh. Nangabit ka pa, may asawa ka na nga. Diba? Okay. Diba, sir? Opo. Sige po. Maraming salamat po, Ma'am Jen Rosales ng Taytay Rizal. Ma'am Jen, yan po yung reaksyon ng isang netizen. Ang sinasabi niya, ikaw na nga yung may kasalanan, ikaw pang matapang, dapat daw matuto kayo magpakumbaba. Sige, amin po, may kasalanan ako, pero hindi ko kailangan, hindi lang ako yung laging magpapakumbaba. Dahil hindi lahat, hindi ko nga, hindi lahat, lahat po may reason, lahat ng ginagawa, may dahilan po yun. Wala na nag-ere tayo, wala ako sa'yo nakita na kahit malang sorry, wala. Parang ako pa nga yung masama eh. Naman, niloko mo na ako. Kinuha mo na sa akin yung bata. Hindi ka dito dahil hindi kita iwan ng walang dahilan. Oo nga, walang dahilan. Kaya mo nga ako iniwan eh. Dahil nga din sa pera, sa lalaki na yan, di ba? Wow, Junel. Sa akin lang. Sa tingin mo madadala ko yung pera sa hukay? Ha? Okay. Grace ng Taguig. Magandang hapon po, Miss Grace. Yes po. Ma'am, Grace, go ahead po, ma'am. May gusto ko kayong sabihin? Kay ate po, alam kung alam niyo po yung salitang respeto, kasi bago kayo respeto ng ibang tao, irespeto mo muna yung sarili mo. Ikaw nang may kasalanan, ikaw pa yung matapang. Dapat magpakumbaba ka. Aminado mo na yung kasalanan mo, ikaw pa yung matapang sa asawa mo. Mahiya ka naman. Okay. Correction po, hindi ko po asawa. Eh, whatever words ang gusto mong itawag sa kanya, kung mabit ka sa iba, i-accept wala mo po ano yung pagkakamali mo. Makakaawa na yung asawa mo. Irespeto mo rin yung hindi asawa mo. Hindi po lahat ng tao malinis. Kawal na yung netizen. Ikaw na may kasalanan, magpakumbaba ka pa rin kahit papano. Hindi yung ikaw pa yung matapang. Very well said. Ma'am Grace Rivera ng Taguig, magandang hapon. Pasensya na ma'am kung kayo po'y medyo napasubo na. Napahaway, Ma'am Grace. So, dalawang netizen na nagsasabi, Ma'am Grace, at puro mga babae yun, na kung may time, pakumbaba naman. Parang yun po ang mensahe nila. Kasi kayo na nga po may kasalanan, eh dapat, ma'am, pakumbaba naman. Yung bang mag-sorry lang na tao lang ako, pasensya na. Tapos, di po ba, ma'am? Ang nangyari dito, kinukonsensya nyo pa si... Nag-sorry po ba siya sa akin nung may ginawa siya sa akin? Yung mga pagtrato niya sa akin, nag-sorry ba siya? Hindi. Ano pong klase pagtrato, ma'am? Na yung dapat mag-sorry siya. Yung ano po? Uwi siya ng bahay. Imbis na pagbalingan kami ng oras, anong ginagawa niya? Uuwi siya, paparausan niya lang ako, bibigyan niya ako ng pera. Yung willing na yung turing niya sa akin na parang asawa ka lang, wala kang ginagawa, nandito ka lang sa bahay. Masakit para sa babae yun, yung ganun lang yung tingin sa'yo ng kinakasama. Okay, ma'am, naiintindihan kita doon sa portion na yun, nasabi mo na uwi ng bahay at gagawin ka lang parausan, and then pagkatapos aalis. Of course, napakasakit po yun, ma'am, kung totoo. Sobrang sakit yun. Okay. Totoo ba yun, Junel? Ginagawa mo lang parausan yung girlfriend mo, pagkatapos ka makaraos, aalis ka na at wala ka ng pakialam ni Siay ni Sihoy? Sir, ganito po yun, sir. Meron po akong picture dito, nagkapalik sila ng ano niya, ng lalaki niya, ng tanod. Ngayon sasabihin niya sa akin, ganun, parausan ko siya. So anong ginagawa sa'yo ng tanod? Junel, hindi pa yun yung issue. Okay, hindi sige po. Hindi yun yung issue. Ako pinagbibintangan mo ng ganun, eh natural sa atin yun, magkasama tayo. Eh yung tanod. Tanungin mo siya, ba't di mo sa kanya sabihin yung sinasabi mo sa akin? Lovely Mirabuelo, kainterisal naman tayo. Ma'am Lovely, magandang hapon po, Madam Lovely. Hello po, Sir Idol. Alam mo, Ate Girl, dapat magpakumbaba ka na lang kasi lahat ng problema may solusyon. Hindi naman ang solusyon yung manlalaki ka eh. Kaya magpakumbaba ka na lang para sa lalaki kasi siya naman ang tatay ng anak mo. Yun lang po, Sir Idol, magandang hapon. Salamat po, Ma'am Lovely. Puro kababaihan ang bibigyan ng comment at lahat po sila, Ma'am Jenny Joy, ang nagsasabing pakumbaba ka naman kasi kayong nang may kasalanan, kayo pang matapang. Parang yun po yung mensahe nila na para bang ikaw pa nagmamalaki ngayon na dapat kayo po ang kumbaga, sorry mama, nahiya sa ginawa ninyo. Okay? Naintindihan niyo po, ma'am? Opo. Junel, bigyan kita ng pagkakataon na magsalita sa girlfriend mo para maayos na natin ito once and for all. Ano pang gusto mo sa isang girlfriend? Sir, nandiyan ka naman na. Hindi ko naman, hindi man naman yung mga nakaraan.
Sana magbago ka na. Magseryoso ka. Huwag ka naman loko. Huwag ka nang magumamit ng tao. Dali, para sa akin, di ganun kadali kasi ang laki nang nawala sa akin, ang laki nang nasira. Siguro sa bago ngayon, yan, mangarap ka. Ayusin mo. Huwag mo nang haluan ng kalokohan. Huwag mo nang haluan ng kalandian. Ang hanapin mo, yung paano kayo maging matibay. Sa Sir Daryl ng Tondo, Maynila. Sir Daryl. Ay, magandang hapon po, Idol. Yes, sir. May gusto rin kayong sabihin, sir. Opo, Idol. Para minsahe po dun sa babae. Hayag na po kasi na kung sino pong may kasalanan. Pangalag na po sa inyo kasi dahilan na keso ginagawa siyang parausan. Oh, dapat magkaroon ka na ng trauma nun kung ginagawa ka parausan ng asawa mo, kinakasama mo, tapos naghahanap ka pa ng ibang lalaki. Ano ibig sabihin nun? Ang tingin sa'yo ng tao ngayon, hindi lang mukhang pera. Makati pa. Opo, it's okay. Sir Daryl, maraming salamat po ng Tondo, Maynila. Magandang hapon po. Okay, Miss Pauline May Bayokot ng Kabuyao, Laguna. Ma'am Pauline. Hi po, Sir Rafi. Good afternoon po. Go ahead po. Yung kay ate po, ano, nakakagigil siya. Nadadala ko na emotion ko. Grabe siya. Ang kapal ng mukha niyo. Sorry sa word, ate. Pero dapat magpakumbaba ka. Tsaka kung sinasabi mo na feeling mo para usan ka na nung asawa mo, sana kinausap mo siya kung ano yung problema mo. Kasi communication is the key para mapag-ayos kayo. Hindi yung manlalalaki ka. Bakit yun? Masama yun sa relationship. Yun lang po sila. Very well said. Perfect. Ma'am Pauline, kinausap ko po siya. Hindi niyo po kasi alam yun kasi hindi kayo yung nagsasama. Okay. Ma'am, gusto mong sagutin niyo, Ma'am Pauline? Sige. Opo, sige, sige po. Sige, kasapin mo. Usap kayong dalawa. Sige po. Sige. Well, yung sa sinasabi po niyo, ate, na hindi ako yung nasa situation niyo, dati na po akong nandyan, believe it or not. Pero yung communication, sobrang mahalaga yan. Hindi porket feeling mo ganyan, manloloko ka na ng kapwa mo. Paano ko sa'yo gawin yan? Yun na lang din yung isipin mo. Hindi ko siya totaling niloko kasi bago ko makipag-iwalay sa iba, nakipag-iwalay ako sa kanya. Hindi ka nakipag-iwalay nga. Ang kulit mo. Sandali. Sige, Ma'am Pauline, anong sagot mo doon? Well, sir, yun po talaga yung depensa ng mga taong nanloloko. Kaya wala po tayong magagawa dyan. Sa kanya po, God bless na lang. Kay kuya, God bless din. Okay, Jenny Joy, sandali po, ma'am. Eh, gusto makipag-debate ni Jenny Joy sa iyo, Ma'am Pauline. Kaya mo ba ito? Sige, Ma'am Jenny Joy, ano pong reaction mo sa sinabi ni netizen? Okay lang naman po. Kasi sa akin, ako pa rin ang magdidesisyon eh. At saka hindi naman nila alam kung ano yung nangyari. Kasi kami yung nagsama. Hindi nila alam kung ano yung totoo, kung ano yung nangyari. Kasi iba yung nangyari. Hindi naman sila yung nasa sitwasyon eh. Okay. Wala sila sa sitwasyon ko para magsalita ng ganon. Oh, Ma'am Pauline, gusto mo i-rebat yun? Hindi, sa kanya naman po nagaling. Wala na, sa kanya na daw pong desisyon yun. Yung sa amin naman po, comment lang naman po yun. Ano lang po, point of view po namin na dapat ganun po yung ginawa niya, nakipag-communicate sa muna sa asawa niya para ma-settle down kung ano man yung problema na meron sila. Ganyan na nagloko ka bigla, diba? Okay. Ma'am Pauline May Bayokot ng Kabuyao, Laguna. Magandang hapon po, ma'am. Ngayon naman, punta tayo ng South Korea. Ito sa abroad, OFW to. Ma'am Annabel Ignacio ng South Korea. Ma'am. Hello po. Good afternoon po, Sir Rafi. Sige, ma'am. Gustong meron daw kayong gustong sabihin, ma'am. Masasabi ko lang po kay Kuya, move on na lang. Move on na lang po kasi marami na nangyayari at saka nagka-sampaw-sampaw na pag-usapan na lang tungkol sa bata. At saka kay ate, tama na yan. Isang pagkakami, tama na. Huwag na dagdagan. Focus na lang sa bata at saka fighting na lang. Move on na lahat. Okay. Para wala ng hulo. Sige po. Ma'am Annabel, thank you po. Ma'am Annabel Ignacio, thank you po ng South Korea, OFW. Magandang hapon. Mayra Agaba ng Kulyat, Quezon City. Ma'am Mayra. Hello po, Sir Idol. Sige po, ma'am. Go ahead po, ma'am. Para po sa akin, Idol, mag-move on na lang yung lalaki kasi yung babae po kasi parang napakasama ng ugali. Kaya dapat mag-move on na lang yung lalaki hindi gusto niya mangyari yung sa kanya lang ang gusto mangyari. Okay. Mawalang galang na po. Ano, paano niyo po masasabing masama ang ugali ko? Hindi naman po bumaba. Hindi pa naman po nakikita sa mukha ng babae kung na isang tao kung masama ang ugali, di ba? Mamayra, pagsagot. Kasi po, pinagsasabihan ka na po, ayaw mo makinig. Kasi po, sinasabi ko lang po kung ano yung sa akin. Sige po, kasi kung yan ang gusto mo, di gawin mo kung anong gusto mo. Kasi ayaw mo naman makinig para sa amin lang naman po, para mapabuti po ang buhay mo. Ayun, well said. Mabuti na po ang buhay ko at maayos na po. Mamayra,
Po, sir, idol. Okay ka na doon, ha? Okay na. Opo, sir. Salamat po. Mamayra, ingat po. God bless po. Last na lamang talaga. Udet, last na to. Si Marlon Desus, lalaki naman ng Bulacan. Sir Marlon, ng Bulacan. Yes po, sir. Go ahead po, sir. Po, sir. Okay, sir. Kay Sir Junel po, sa akin naman, kasi sa sitwasyon niya, medyo related din naman ako. Kaya lang sa akin, kung mahal mo ba yung anak mo na lang. So, ano mo na lang yung babae. Kumbaga, siyempre, naging kasama mo na yan, di ba? Kumbaga, respeto na lang sa anak mo, sa dating mong kinasama. Kumbaga, isipin mo na lang yung anak mo. Huwag mo na isipin kung ano may mga naging problema nyo. Yun lang yun sa akin. Kaya kung mahal pa yung anak, kung mahal pa yung babae, ligawan mo ulit. Ganun lang yun. Hindi na. Okay. Salamat po, Sir Marlon De Jesus ng Bulacan. Ako naman, Jenny Joy, ito lang po masabi ko since lumitaw na talagang ang father is si Junel at yun naman talagang kanyang pakay dito sa amin para malaman kung sino yung tatay nang sagay mabigyan siya ng karapatan sa bata. So, Ma'am Jenny Joy, bigyan mo naman siya ng karapatan na madalaw yung bata na mahiram. Napag-usapan naman na po namin yung sir. Siya naman po ang inaantay na pumunta. Okay. Lumapit pa po siya sa barangay para mag-escort ng tanod pag aakyat siya sa bahay. Hindi naman po siya pumupunta. Okay. So, yun pala, Sir Junel. Sige po, pumunta ka po sa bahay ni Jenny. At of course, magdala ka po ng mga nararapat na pang-suporta ibigay mo para matutuwa sa iyo yung si Jenny at yung inyong baby. Okay? Idol, talagang wala na po talagang tiwala sa lugar na yan eh. Kaya kung pwede lang sa akong dadalaw lang po. Hindi ko alam kung ano po eh. Okay, kung dadalo po kayo, sir, papasama po ako from the Women's and Children's Desk, PNP na lang po. Okay? Mag-request ako sa PNP Women's and Children's Desk at saka MSWDO, social worker, na samahan ka. Ano na lang po kami. Kahit panuhan na lang kami. Palitan sir, na lang kami ng ano. Kaya nga, sir, dadalhin po natin itong kaso sa MSWD. Gagawin kayong pareho ng assessment and then yung MSWD ang magre-recommenda kung anong klaseng hiraman ba yung sa schedule mo, schedule niya, ilang araw sa'yo, ilang araw dito kay Jenny Joy. Salitan kayo sa pag-alaga ng baby, okay sir? Okay po. Salamat po, idol. Opo, opo. Salamat po. So ma'am ha, pupunta kami dyan kasama po yung mga taga-MSWD, Ma'am Jenny at yung PNP. Siguraduhin namin na dapat mag-suporta po siya sa baby nyo. Nag-guess nyo po, Ma'am Jenny? Kailangan mag-suporta siya. Okay, ma'am? Opo. Okay, sige po. Salamat po, Ma'am Jenny Joy. Okay po. Salamat po sa Junel. Salamat po, idol. Maraming salamat po talaga sa lahat ng tulong. Congratulations po. So, baby niyo po. Yung baby ngayon ni Jenny Joy. Salamat po, idol. Maraming salamat po.